Paano pa yung scholarship ni Erica? Tuloy pa rin po ba? Siguro nagtampo sila kasi natagalan ang pabayaran. Ay, ito, paano kaya yung contract ni Erica sa ELM? Kung walang nasa likod nila na sponsor, it's not a prank po. Maybe someone is Ben. Yun nga po. Si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang buong team Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at syempre Kalingap Rab. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa buong team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ngailangan at mahihirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ano, isang araw na nga po mga Kalingap ang lumipas. Simula po nang i-anunsyo po ni Kalingap Prab ang pag-back out po at pag-alis, ano, ni Erica at ng kanyang pamilya sa pagbablog po ng Team Kalingap. Kasama na rin po mga Kalingap sa pag-back out po ni Erica o sa pagtigil po ng pag-vlog sa kanya ang mga nakadikit na projects at plano po ng Team Kalingap para po sana sa magandang kinabukasan ni Erica. Subalit maraming mga Kalingap, mga fans, viewers, and subscriber at lalo-lalo po yung mga supporter po ng Erica ang nagtatanong, ano, isang malaking palaisipan sa kanila, bakit ipinagpalit ni Erica at ng kanyang pamilya ang mga tulong at opportunity na binibigay at ino-offer ng Team Kalingap. Ano nga ba talaga ang dahilan? So para malaman na po natin at matigil pa ang mga katanungan, sinagot na po ni Kalingap para kagabi sa kanyang live, ano, ang mga katanungan ng ating mga viewers. So tara, panoorin po natin at bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2, shhh. Yan pong desisyon na yan ay ang tanging makakasagot lang po niyan ay si Erica po. Pero gaya na sabi ko sa kanya, kapag anytime, bagong kanyang isip, welcome naman po siya sa Kalingap kasi wala naman po kaming samaan ng loob. Sir G. Ross, sayang yung design niyo po, ano, pero magagamit po natin yan sa mga in the future na ating mga project. Kasi siya yung nag-design ng bahay ni Erica. So, sayang po. Pero magagamit naman po siguro natin yan sa mga susunod. Sa mga susunod nating project. Kuya Rab, kumbinsihin mo si Erica kasi miss namin si Erica. Sa totoo lang po, ako po yung tao na hindi po ako yung tao yung namimilit. Ako po, mas gusto ko po yung talagang may pagpupusa or yung para sabihin natin, ano, yung gusto rin nila. Ano? Ako po talaga pag sinabing ayaw, eh, mabilis po akong kausap. Hindi natin sila kailangan pilitin. Kasi may dahilan yan kung bakit nila napag-desisyonan yung ganyan. Kasi yung hirap na decision yun. May hirap na decision making po yung kanyang ginawa. Hindi po yung basta-basta, di ba? Kasi parang future mo na yung nakasalalay dun eh. Di ba? Future na yung nakasalalay. Kasi yun nga, ako naman eh hanggat may YouTube channel tayo, talagang hanggang sa makapagtapos, susuportahan natin. Di ba gano'n naman po tayo? May gap na ang samahan kung babalik pa. Sa tingin ko, hindi naman po. Wala naman pong gap. Kasi okay naman po yung ano eh. Okay naman po yung usapan namin. Kaya yung nga po yung sinasabi ko na kapag maayos yung usapan ng pag-alis, anytime pwede kang bumalik. And maayos din yung pag-welcome sa'yo. Di ba? Basta maayos po yung pag-alis. Kasi nagkwentuhan po kami nila lolo at lola bago siya umalis. Yun, dami namin na pag-usapan. Kaya ako, para sa akin ha, ako wala akong sama ng loob. And sa tingin ko naman sila rin naman. Kaya yun nga po yung, ano, yung kahalagahan ng communication, di ba? Na especially sa mga ganyang bagay, mga ganyang desisyon sa buhay, kailangan niyang pag-usapan talaga. Ano mangyayari kay Erica, I don't think her reason is enough, medyo mababaw. Sa akin naman po, dun sa kay Erica naman, siguro mas magtatampo ako kung tapos na po yung pabahay natin sa kanila, di ba? Pero nakaka-andito, nakakapagtaka, kasi hindi pa po sila napapabahayan. So which means, di nila inisip yung material na bagay. Kaya hindi naman siya ganun kabigat, kumbaga. Kasi doon naman sa pag-vlog natin, nakinabang din naman tayo doon, nagkaroon tayo ng views. Eh, natulungan din naman natin siya, no? Maraming sponsors, nakaroon siya ng bangka, lupa, etc. Ayan, nakapag-aral.
And kumbaga hindi nila hinintay na matapos muna yung bahay bago humiwalay sa atin. So para sa akin walang, kumbaga, lang siya, parehas naman nag-benefits. May dahilan lang po. Yung tama nga po kayo, may dahilan lang talaga 'yon. May dahilan lang talaga siya. So hindi natin siya kailangan anuhin. Sabihin na lang niya 'yon kung gusto niya sabihin eh, di ba? Pero ang pinaka sinabi nila sa atin, yung rason talaga ay yung kanilang pag-aaral. Na gusto makapag-focus. Dapat bago siya nag-back out, nagpa-vlog at nagpaalam siya sa mga viewers niya para wala maraming tanong. Try po natin pakausap kay Edo kung papayag, ano? Kung papayag. Siguro nagtampo sila kasi natagalan ang pabahay nila. Ay, sa tingin ko hindi naman po. Masyadong mababaw pong dahilan yun. Kasi kung kailan sila na po yung next, di ba? Sila na po yung next eh. Alam po nila yun. Hindi po yun yung rason. Marami, may ano pa po yan. Ano talaga siya? Kumbaga, talagang kakaiba. Mapapaisip ka talaga. Kaya siguro maraming din nakatulog. Bakit? Kasi ako nagulat eh. Lahat kami nagulat. And nalungkot syempre. Part na ng ano natin yun eh, ng Kalingap. Ito, paano ko i-review yung contract ni Erica sa ALM? Actually, yung contract ay effective October 1, pipirma niya ni Boss Abs. Ano? So, nag-back out si Erica, ano pa, ilang araw pa bago mag-October 1, ano? Bago mag-birthday ko. So, ayun, sinabi ko kay Boss Albi na huwag nang isama si Erica. So, hindi kasama si Erica sa contract signing sa ALM. Kasi bago pa pirma ni Boss Abs, ay pinaalis, di ko na pinasama yung papel ni Erica. Especially kung walang nasa likod nila. Kung walang nasa likod nila na sponsor, talagang ano, masasabi ko na hindi sila yung pamilya na materialistic. Saka kung materialistic sila eh, or kung may sponsor man, sa tingin ko, papatapusin nila yung bahay bago mag-umalis sa atin, di ba? Siguro gusto lang ni Erica ng family peace of mind. Cause, yes, pwede rin po. Kasi masyado nang sikat si Erica. Ano? Kaya siguro yun yung na parang masyado na siguro, nasa isip siguro nila ay masyado nang expose si Erica. Ano? Siyempre, di mawala yung bashing, di mawala yung mga toxic na tao, ng mga nagchat-chat siguro, marami nangungulit, ganyan. Kaya siguro, ano? Marami po talagang pwedeng maging dahilan. Kaya, mas maganda nga po, sa totoo lang, makausap talaga si Erica. Ano sabi ni Sir Jun A? Di pa po kami nagkakausap ni Sir Jun A. Ano? Di pa po kami nagkakausap. Paano pa yung scholarship ni Erica? Tuloy pa rin po ba? Siguro, hindi na po. Kasi sa scholarship, kasama dyan siyempre yung agreement na siyempre, kailangan nilang makisama sa ating vlog, di ba? Kasi doon naman tayo kumukuha ng pang ano nila, allowance, di ba? So, paano natin siya matutulungan kung hindi na natin siya nakakasama, kung hindi na natin siya napavlog? Kaya part po yan ng ano, ng agreement sa pagiging scholar, yung dapat, ano ka, yung marunong kang makisama, di ba, kagaya, yung nasa team ka, gano'n, nasa team Kalingap ka. So, yun nga, pinutol na niya yung, ano, yung connection sa team Kalingap. So, ibig sabihin, wala na po. Wala na po yung scholarship. And kaya nga po, ano na sila, di ba, kaya nga po, nag-back out na sila, which mean, kaya na po nila. Di ka naman mag-back out kung ano eh, di mo pa kaya. We'll talk nga sa sponsor. Sa ngayon po, wag po tayo magsalita ng ganyan. So, time will tell. Kung ano talaga. Mayroon pong rason si Erica. And sa tingin ko, hindi niya tayo pagpapalit sa sponsor. Yun yung pagkakilala ko sa kanya. Kay Erica and sa kanila, sa pamilya. Hindi niya tayo pagpapalit sa sponsor. Yun yung pagkakilala ko sa kanila. Kasi kung papapalit nila tayo sa sponsor, sana pinatapos niya muna yung pabahay, di ba? Kung ganun sila ka-materialistic, no? Para sa akin, lamang talaga yung ano eh, may iba pang rason na siguro mas gusto lang ng privacy. It's not a prank po. Maybe someone is behind. Yun nga po. Siguro may ano talaga. May dahilan po talaga.
At least si Erica at family niya umalis sa Kalingap na may respeto at hindi nag-iskandalo at masyadong madrama, just saying. Yun naman po yung nagustuhan ko. Ano? Yun naman po yung nagustuhan ko sa family. And kaya yung respeto ko sa kanila ay talagang hindi mawawala. Kasi kinausap nila tayo ng maayos. Wala nang pasaring, wala nang kung ano-ano pa. Walang siraan, ganun. So yun mga Kalingap, ano, napanood nga po natin, ano, sinagot na po ni Kalingap Rab ang lahat ng katanungan ng ating mga viewers, subscribers, supporters po. Kaugnay po mga Kalingap sa nangyaring pag-alis o pag-backout po ni Erica at ng kanyang pamilya sa pagbablog po ng Team Kalingap. Kasama na rin nga po dito mga Kalingap yung anunsyo po at yung pagsagot po ni Kalingap Rab na pagtigil din po mga Kalingap sa pagpapagawa ng bahay, dahil sabi nga po niya, no, sayang po yung design na ginawa po ng isang ating architect na supporter po ng Team Kalingap. At isa rin po mga Kalingap dyan sa nawala rin ay yung scholarship at iba pang mga tulong sana na nakaplano para sa kinabukasan ni Erica at ng kanyang pamilya. So malaking tanong pa rin mga Kalingap sa taong bayan, sino o meron nga ba mga Kalingap nasa likod nito mga Kalingap, na kahit po si Kalingap Rab ay hindi po niya alam ang sagot mga Kalingap. Tanging panahon na lang daw po mga Kalingap ang makakapagsabi kung talagang meron nga bang tao na nasa likod po ng mga pangyayari ito mga Kalingap. Sa kabila po nito mga Kalingap, sinabi po ni Kalingap Rab na huwag po natin i-bash si Erica at ang kanyang pamilya, dahil maganda po naman mga Kalingap yung kanilang ginawa, ano, na pagpapaalam ng maayos ng formal kay Kalingap Rab, ano, hindi po katulad ng iba na talagang bigla-bilang na lang nawawalan parang bula o nawawalan na lang talaga mga Kalingap na hindi man lang nagpaalam kay Kalingap Rab. Dahil yung ginawa po nila Erica at ng kanyang pamilya ay pagpapakita po mga Kalingap ng respeto sa Team Kalingap, yung pagpapaalam po ng formal. So wag po nating i-bash, irespeto po natin yung kanilang desisyon at hayaan na lang po natin mga Kalingap na ang panahon ang maglabas at magsabi ng pawang katotohanan. So yun lamang po at maraming po salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye. Ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at tao mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa, mga kababayan na papainda. Yeah, yeah. Sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rap at Jackie, Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Philip, Brother Paas, Engineer Akol, Kalingap Edo, Kalingap Ian, Super Mac at Andoy, Kalingap Bobby, Kuya Brox, Kalingap The Beat, Mr. J. Ang paglingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikain pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Ning Kalingap, dance, dance, dance.